Hello mga kabayan. Matapos ang issue ng PhilHealth na sobrang naging pinag-usapang issue para sa ating mga OFW na ngayon ay inaproba na ng Pangulong Duterte na ito ay maging voluntary na lamang. Matapos nito ay mayroon na naman bagong issue ang lumabas na anunsyo para sa ating mga OFW dito sa Saudi Arabia na ang naglabas ang Ministry of Labor and Social Development na isang anunsyo na pinapayagan ang lahat ng mga pribadong kumpanya na magbawas ng oras ng kanilang mga trabaho at pinapayagan na magbawas din ng 40% ng salary, ng monthly salary ng mga manggagawa. Ito ay sobrang apektado dahil sa anunsyo na ito ng Ministry of Labor and Social Development ay apektado ang lahat ng mga OFW, Pilipino man o iba't ibang mga lahi sapagkat ito ay pinapayagang bawasan ng ating mga monthly salary ng 40% sa loob ng 6 na buwan. At pagkatapos ng 6 na buwan na yan ay maaari na itong ibalik sa dati nating mga regular na salary, monthly salary basis. Ang bawat OFW o ang bawat manggagawa ay hindi raw maaaring magreklamo kapag ito ay pinatupad ng kumpanya at ito ay pinapayagan din ng rules and regulations na ito na inilabas ng Ministry of Labor and Social and Development na ang bawat company ay pinapayagan din na magbigay ng annual leave sa mga manggagawa. Subalit, ang vacation pay ay ibabase pa rin sa dati niyang salary, hindi sa 40% salary deduction. Ito ay ibabase sa kanyang dating salary. At ito ay depende sa sitwasyon ng mga company kung gusto nilang pag-annual leave ang kanilang mga worker or pagtuloy-tuloy na sa pagtatrabaho. Subalit, ang halos lahat ng mga manggagawa ay no work, no pay sa panahong ito ng pandemic na COVID-19. At halos na 2 buwan na lahat na tayo ay naka-lockdown. At pag once na nag-open ang ating kumpanya, ay ito ang ating mabubungadan. Ito ang ating matatanggap na salary from our company, the 40% salary deduction. Halimbawa, ang isang manggagawa ay sumasahod ng 1,800 reals. Babawasan ito ng 720, which is 40% of our salary. So, matitira na lamang ay 1,720 reals. So, matitira na lamang ay 1,080 reals. Doon mo pa kukuhanin ang pagkain, ang food, ang ating pagkain, ang ating load, ang ating transportation. So, magkano na lang ang matitira sa atin? Magkano na lang ang ating maipadadala sa Pilipinas? At ito ay tatagal ng 6 na buwan. Maaari lamang tayo, ang mga manggagawa ay hindi maaaring magreklamo sa rules and regulations na ito. Maliban lamang na kung ang gagawin ng kumpanya ay hihigit pa sa 40% ang kanilang babawasin para sa ating monthly salary. Katulad sa company namin na nang hindi naman sumusunod sa talagang salary sapagkat matagal na kaming walang salary increase sa aming company. At ang kaming mga maliliit lamang ang sweldo kapag binawasan pa ng 40% ay magkano na lamang ang matitira para sa amin. Kaya mga ka-OFW na ito ay mangyayari sa ating lahat dito na mga manggagawa dito sa Saudi Arabia ay wala tayong magagawa kung hindi sumunod at mag-observe kung ano-ano ang mga rules and regulations na laging inilalabas ng Saudi government. Halos every week ay mayroon silang mga batas na ipinalalabas. At ito ay tayo ay mag-isip at magplano kung ano ang ating mga gagawin na hakbang sa susunod na mga buwan sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari para sa ating pananatili dito sa Saudi Arabia. Kaya mga kabayan, nasa ating mga kamay ang pagdedesisyon, mananatili pa ba tayo sa Saudi Arabia?
or sapagkat lumilipas ang panahon at tayo ay naiiwan ng mga pagkakataon na maaaring tayo ay kumita ng mas malaki sa ibang lugar. Maaaring pagkatapos ng COVID-19 na ito ay magbubukas lahat ng mga opportunity para sa atin. Maaaring dito rin sa Saudi Arabia or maaaring sa ibang lugar kung tayo ay magdidesisyon ng umuwi. Kaya mga kabayan, tayo ay mag-isip at laging maging handa sa anuman ang mangyayari sa atin. Sa ngayon, ang lagi lamang nating magagawa ay mag-ingat at sumunod sa mga bagong rules and regulations na ipinatutupad ng Saudi Arabia. Stay home, stay safe, mga kabayan.